Hello and welcome back to my channel. This time, meron tayong lulutuin na naman. Ito ay talong. Pero ano nga ba ang masarap na luto sa talong? Kadalasan kasi prito na nilalagyan ng bagoong, adobo, o kaya naman ay pakbit, inihahalo ang talong, o kaya ay tota. Pero this time, gawin nating masarap ang luto natin sa talong. Tara, samahan nyo ako. Ayan, luto ka agad. Matapos na pagputol-putulin ko at hiwain, hatiin sa dalawa ang bawat talong, ay pinirito ko ito sa kaunting mantika. At una kong pinirito ay ang likod o yung parting merong balat. Ang dahilan ay para hindi nito maabsorb ang mantika. Kaya nung binaliktad ko, sakalang lumitaw or lumabas yung mantika na kanina ay ginamit to. So ngayon, hahaluan natin ito ng binating itlog na merong salt and pepper at kaunting seasoning. Ayan. So ibuhos lang siya sa ibabaw. Total, luto na naman ang talong. Just make sure na luto na ang talong bago ilagay ang beaten egg. Ayan. Lagyan lahat para pantay. So sinimot ko lang kasi sayang naman. So dahil luto na yung talong, ang hintayin naman natin na maluto ay yung itlog na ating inilagay kanina. So saka natin ito lalagay ng keso. Pinaka-toppings niya para lalong mas masarap. Although napaka-simple lang na putahin ito, pero ayan, madali nyo naman itong sundan. At simple lang yan, pero masarap talaga. Kaya maganda na panuorin po natin ang buo. Ayan, so parang gumagawa dito ng pizza. Hindi nga lang mozzarella ang inilagay ko na keso sa ibabaw. Yung karaniwan lang, yung regular na cheese lang, gawa ng Eden. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung brand. Nakalagay naman dyan, makita nyo. Okay, so yan, halos 1/3 yan ng isang bar ng keso ang inilagay ko. So, eto po yung brand na ginamit ko, Eden, baka naman, diba? Ayan, so almost luto na yung ilalim ng itlog, pero tinakpan ko para naman mag-meltdown ang keso na nasa ibabaw. So mga 3 to 5 minutes lang na mahinang apoy para yung init ay mag-circulate dahil dyan sa takip ng ating kawali. So kunting antay lang, tiyaga-tiyaga lang. Ganun naman talaga ang nagluluto, kailangan matiyaga ka. Gusto ma-enjoy? So ayan, halos nag-meltdown na yung ibang parte ng keso na inilagay natin. Pero yung itlog sa ibabaw, ayan, hindi pa siya gaano luto. Parang kagaya lang ito ng sa egg omelette na parang raw ang ibabaw. Pero ayan, sinishake ko lang ng husto para matanggal yung pagkakadikit sa ilalim. Anyway, non-stick naman yan, kaya hindi naman talaga didikit yung itlog kahit pa na ganyang kahina ang apoy. So ayan, malapit na siya. Konting minutos na lang ang ating aantayin. Then once na luto na ito, then saka natin hahanguin siyempre. So ganyan, halos naamoy ko na yung bango ng niluluto natin na parang ano to eh, parang egg omelette, pero pritong talong lang siya na sinimplihan lang. Dinagdagan lang ng itlog at ng keso. So, kayo rin, pwede nyong subukan ito sa inyong mga tahanan. Kung wala kayong ibang option, pwede ito. At nasubukan ko na kasi at masarap naman. Lalo na kung ito ay mainit-init pa o kaya bagong hango, tapos tatapatan nyo ng mainit na kanin, tapos meron kayong soup or kaya coffee or milk or any hot drinks na katapat. So, tamang-tama yan. So, ito yung aming inulam kanina sa
Universal. So, just enjoy watching at salamat po sa lahat ng mga viewers. So, kung hindi pa po kayo subscriber, like nyo po, share at i-subscribe. So, ngayon, luto na. Pwede natin itong hanguin. So, babaliktarin ko lang ang paglipat niyan dyan sa ating pinggan. Ayan, luto na. Instant no oven bake na eggplant omelette. So, hatiin lang natin ito kasi sobra namang laki. Tatlo lang naman kaming kakain yan. Definitely, hindi naman namin kayang ubusin yan. So, sobra, pwede pang mamaya sa tanghalian. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyong mga andyan. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe. At kung gusto nyo i-share, may mga kakilala kayo na gusto nyo rin na matuto ng ganito. Although simple lang naman to, wala namang pwedeng ipagmalaki sa putahing ito. Simple nga lang na bihira kong makita or bihira nating gawin. So, sana po na-enjoy nyo ang panunood ng video ito. Maraming maraming salamat po muli. Ayan, nilagyan ko na lang ng ketchup. Ayan, masarap na brand ng ketchup yan, yung Del Monte, yung original blend. Yan ang madalas namin ginagamit kasi nag-aagaw yung tamis at asim yan. So, magandang kombinasyon lalo sa ganitong mga parang torta ang style. Ayan. So, enjoy! Sarap na ng ating almusal ngayon. Ayan, close up natin. Okay, yummy! Yeah, so subscribe lang po doon sa mga hindi pa subscriber. At ulitin ko, maraming maraming salamat sa inyong panonood ng video ito. God bless po. Ayan, parang style ng pizza na inislice. So kumuha lang ako ng dalawang slices. Tamang-tama 'yan sa kaunting kanin. Yan po, almusal na tayo. At kung gusto nyo pong i-share, kung nagustuhan ninyo, share nyo po doon sa mga kaibigan, kakilala o kasama nyo sa pamilya o kung saan man kayo nanduroon. So, para lalo pang marami ang matuto sa mga putahe. At marami pa pong mga putahe dyan, mga authentic na dishes na aking ginawa. Thank you!